kasi yan. Kinumpera si Kim sa kape. Julia, nagparinig ng kasal kay Gerald? Jane, napikon sa basher. Romes back. Pagkaligwak kay Kim sa Darna. Fake news. Claudine, sumabat sa word war ni na Dennis at mga anak. Idol Philippines winner nilayasan ng ABS-CBN. Anak, galit pa rin daw sa kanya. Dennis, hindi pa rin ako ready patawarin si Julia. Mister ni Carla. Anak, ipagtatanggol. Dennis, Marjorie, kay Julia, protektahan kita at never tatraidurin. Pilipinas, updated ka na ba? See yan. Kinumpera si Kim sa kape? Ang sweet! Yan ang nagkakaisang pabulong na sinabi ng mga nakarinig sa exchange of sweet nothings ng real-life sweetheart na sina Siam Lin at Kim Chu na muling magkakasama sa pelikulang Always na Korean movie adaptation. Sa umaga, kapag hindi nag-text si Kim, kapag hindi siya nag-good morning, worried na ako niyan, I just need to know. Masarap kasi sa pakiramdam kapag si Kim ang unang nakikita ko na nag-text sa akin. Yun ang pinakakape ko. Mas malakas pa sa kape. Nakangiting sabi ni Sian para sa jowa. Ayon naman kay Kim, kapag hindi tumatawag at nagte-text si Sian, ay kinakabahan na siya. Always kasi kaming nag-a-update sa isa't isa. Kinakabahan ako kapag hindi nagme-message si Sian. Sabi naman ng Chinita actress. Anyway, maganda ang move ni Sian dahil ipapalabas na sa big screen ang movie nilang Always on September 28. Iba kasi ang feeling na binibigay ng mga manonood kapag big screen at ramdam mo yung art na pinaghirapan ng mga artist, sabi pa ni Sian. Ang Always ay direct ni Dado Lumibao at isinulat ni Mel Mendoza del Rosario under Viva Films. Pilipinas! Updated ka na ba? Julia, nagparinig ng kasal kay Gerald? Muling nag-iingay ang pangalan ni Julia Barreto. Aside from her, starring in a new daring movie, nagpalitan na naman sila ng amang si Dennis Padilla ng mga salita. Ito ay matapos sumagot ang pangalawa sa mga statement na binitawan ng anak sa vlog ni Karen Davila. Pero since the interview was about love, family, forgiveness, and marriage, hindi naiwasang tanungin ni Karen si Julia kung kailan magpapakasal ang aktres. Will you get married soon? Karen asked. Well then, Julia answered, I don't think it's up to me. Oops! Ang dami tuloy nagpaulan sa comment section. Parinig ba to kay Gerald Anderson? It's not up to you kasi depende kung magpo-propose siya, the netizens ask. Mukhang parinig ang dating sa viewers, pero mukhang wala naman nang hihilingin si Julia sa relationship nila dahil she assured the interviewer that she is very secure sa relationship niya with Gerald. I think that will come at the right time. But I do feel secure din in the relationship we have and I'm really happy. Exact words from Julia. Well, parinig or not, what's important is she's happy na mag-propose man or not. Pilipinas! Updated ka na ba? Jane, napikon sa basher. Romes back!
Maaaring idahilan ni Jane De Leon na tao lang siya, marunong ding mapikon. Sa isang video, wari binasa ni Jane ang comment ng isang basher na hindi raw bagay sa kanyang papel na Darna. Maikli pero diretso ang reaksyon ni Jane. Anya sa basher, eh di wag kang manood, pinipilit ba kitang manood? Matatanda ang halos ganito rin ang comment ng self-confessed sausawera sa showbiz na si R.R. Enriquez. Bago pa kasi umere ang Darna series sa TV, hindi kumbinsado si RR that Jane has got what it takes to portray the iconic character. Oo nga raw at maganda ito at mahusay umarte. But for Jane to essay the role ay malambot ito. Pero may punto rin naman si Jane. Depensa ng marami laban sa kanyang mga bashers. Ang dali-dali namang maglipat ng channel kung hindi nagbabagayan ang mga bashers kay Jane. Ano ba naman ang katapat nitong lolong na pinapanood ng mga bashers? Pero kung kami kay Jane, ipamumukha namin sa mga bashers na dumaan siya sa masusing auditions before the role landed on her lap. 100 mahigit ang bilang ng mga auditionees. At para siya ang napili in the end, ibig lang sabihin ng mismong home network niya ang naniniwala that much coveted Darna role fits her on a T. Now, kung ayaw pa rin nila kay Jane for the role, oo nga naman, don't watch her. Pilipinas, updated ka na ba? Pagkaligwak kay Kim sa Darna, fake news. Nilinaw ni OG Diaz sa pamamagitan ng kanyang vlog na walang katotohanan ang kumakalat na balitang mawawala na sa Darna ang alaga niyang si Kim Rodriguez. Base sa diumanoy pinost nito sa kanyang social media account. Poser lang daw ito ni Kim, hindi ang actress ang nagpost na mawawala na siya sa Darna. Ayun kasi ang nakasulat sa social media account kuno ni Kim na binasa ni OG. Papatayin na yung character ko sa Darna sa September 30, 2022. Friday, last day ko na. Last day ko na rin sa ABS-CBN dahil ino-offeran ako ng GMA na bumalik sa kanilang network. Tinanggap ko na ang offer. Sabi pa ng poster, inoperan din daw ang manager niyang si OG ng Kapuso Network para lumipat sa kanila. Ang manager kong si OG Diaz ay inoferan ng GMA na lumipat sa network. Tinanggap ng manager ko, sabi ng poster. At ang reaksyon ni OG rito, paulit-ulit ha, halatang Bobita, Bumblebee, ang sumulat nito. Tanong ni Mama Loy kay OG, so totoo nga nay, lilipat ka sa GMA. Diyos ko, unang-una walang alok. Paano ako lilipat? Hindi po totoo at patuloy po na nagtitiping ang Darna. At sa katunayan ay nasa lock-in po ngayon si Kim Rodriguez, pagklaro ni OG. So there, hindi mawawala sa Darna si Kim. Pilipinas, updated ka na ba? Claudine, sumabat sa word war ni na Dennis at mga anak. Hindi na nakayanan pa ni Claudine Barreto na hindi makisali sa hidwaan sa pagitan ni na Dennis Padilla at ng mga anak nito sa kapatid na si Marjorie. Mismong si Claudine na ang nakiusap sa dating bayaw na manahimik na at huwag nang sagutin ang mga pahayag. Especially ni Julia sa interview ni Karen Davila. Bagamat binura na niya, na-screenshot pa rin ang mga sagot ni Dennis sa nasabing panayam. Kinokorek lang ng komedyante ang mga pahayag ni Julia. Isa na roon ang pagsusori ni Dennis sa kanyang mga anak. Pero nagsorry din daw ba ang mga ito dahil nakapanakit din? Binalikan din ni Dennis ang mga panahong malakas siyang kumita na nauubos din dahil sa pagtataguyod ng kanyang pamilya. Ano pa raw bang paghihiganti ang gustong mangyari ng mga anak niya? Pati ang paglipat ng bahay na 14 times ay naungkat din. Ani ni Dennis, siya rin naman ang gumagasto sa mga paglipat na yun. Noong tinanggal ng mga anak ang apelyedong Valdivia, nakarinig daw ba ng sorry si Dennis? At kung sinasabi ni Julia
na namanan nila ang ganda sa Barreto side, did Julia mean na hindi maganda ang Lola Lina nila na ina ni Dennis? Sa bandang huli, nakiusap si Dennis na paglaanan din siya ng panahon ni Karen Davila to prove Julia wrong sa mga sinasabi nito. Ani ni Dennis, nais rin niyang mapakinggan ang kanyang side to be fair. Nag-respond naman si Karen Davila. Ewan nga lang kung kailan ang schedule ng interview kay Dennis. Sa gitna ng mga nangyayaring ito, hindi na rin napigilan ni Claudine na umapela kay Dennis. Sumusobra na daw ang komedyante kaya tumigil na ito. Sa side ni Marjorie ay ang anak pa lang nilang si Leon ang sumopla kay Dennis sa social media. Let's see how far this sagutan from both sides will go. Pilipinas! Updated ka na ba? Idol Philippines winner nilayasan ng ABS-CBN, Vice, pinatutsadahan si Zephanie. Trending topics sa Twitter hanggang ngayon sina Vice Ganda at Zephanie Dimaranan. Ito ay dahil sa tila pagpaparinig ni Vice kay Zephanie sa Grand Finals ng Singing Search ng ABS-CBN na Idol Philippines Season 2 na ginanap nitong linggo ng gabi, September 18, 2022, kung saan naging special guest si Vice Ganda. With the usual pasabog ng costume, nag-perform siya ng kanyang pearly shells at bilang promo na rin para sa nalalapit na pagsisimula ng second season ng kanyang game show na Everybody Sing. Matapos siyang mag-perform, ay hiningian siya ng host na si Robbie Domingo ng mensahe para sa bagong hihiranging Idol Philippines Grand Winner na eventually ay napalanunan ni Kimo Gumatay na nagwagi sa dalawa pang contest na sina Racy at Casey. Sa bagong hihiranging Grand Idol Winner, sana maraming magbukas na opportunities sa'yo. Sana magstay ka muna dito sa network na to. Nasopresa ang lahat, maging ang apat na judges na sina Moira De La Torre, Gary V, Chito Miranda at Regine Velasquez sa mensahe ni Vice. Wala namang binabanggit na pangalan ang It's Showtime host na subalit ramdam ng lahat sa audience na ang mga judges na tila patama ito sa unang Idol Philippines Season 1 winner noong 2019 na si Zephanie Dimaranan na kinalaunay na inip sa pagbibid up sa kanyang singing career at agad-agad ay pumirma ng kontrata sa GMA7's Sparkle na kabilang na ngayon sa All Out Sunday. Halos 3 taon din naging mainstay ng ASAP natin to ng Sunday noontime show ng ABS-CBN si Zephanie. Nagulat din ang host na si Robbie Domingo sa matapang na mensahe ni Bai sa mga talents na karakarakay nagdesisyong lumipat ng estasyon. Ani ni Robbie, whatever happens, kapamilya forever. Naghatid pa ng seryosong mensahe ang kabogable and phenomenal star na si Vice, hindi, sa mananalo at pati sa lahat ng mga sumali at nagsimula na ng kanilang singing career, tapangan nyo, kasi lahat maraming talents pero hindi lahat matapang, kaya bumibigay kagad sa napakaraming pagsubok na hinaharap ninyo. Hindi easy ang showbiz ha, hindi ito easy money. Akala nila easy money. Ang dami mong isasakripisyo rito at lahat yon kailangan may kasamang tapang. Tapangan nyo. Isa si Bai sa mga judge ng Season 1 ng reality-based singing competition ng Kapamilya Network noong 2019. Kasama si Regine, Moira at James Reed. Pilipinas! Updated ka na ba? Anak, galit pa rin daw sa kanya. Dennis, hindi pa rin ako ready patawarin si Julia. Kahit sa Instagram account niya, hindi pabor kay Dennis ang mga nababasa naming comments sa issue ng kanilang anak na si Julia Barreto. Mas kampi ang mga netizens kay Julia kesa kay Dennis at ang ama ang sinisisi kung bakit nababash na naman ang anak. Kinantyawan pa si Dennis na duwag daw dahil yung mga nai-post niya ay deleted na. Dapat daw walang burahan ng post. Sigurado namang may rason si Dennis
kung bakit niya dinelete ang iba niyang post. Pati yung post niyang pareho kami, di pa rin ako ready patawarin si Julia, ay deleted na rin. May mga kampi rin naman kay Dennis at may nagpayo na naman sa kanya na huwag niyang ipapahiya sa social media ang mga anak at dapat bilang ama, protektahan niya ang mga ito. Samantala, may pakiusap si Claudine Barreto kay Dennis. Kuya, tama na. Tumigil ka na, please. Sumosobra ka na. Maawa ka sa mga bata. Please stop. Mag-usap tayo. Kaya lang magpapa-interview pa si Dennis kay Karen Gravila, kaya malabong matapos na ang isyung ito. Pilipinas! Updated ka na ba? Mr. ni Carla, toto display ng katawan, sigaw ng netizen, Tom, mas yonda na para magpatakam. May bagong post si Tom Rodriguez sa kanyang Instagram account kung saan binibida niya ang maganda niyang pangangatawan. Kaya lang, kahit halata na ang aura ng aktor na naka-move on na ito sa nangyari sa kanilang estranged wife na si Carla Abellana, may netizens pa rin galit sa kanya. I don't like you anymore simula nung kumanta ka sa last video mo. Cringe, lol, say ng isang netizen. Joke naman ang komento ng isa, my husband's lover, na title ng dating serye ni Tom with Carla at Dennis Trillo. Yummy naman, pero ano bang gamit niyang phone? Haha, parang cherry ang quality ng front cam. Maganda pa sa iPhone eh. Tom Rodriguez is too old for thirst traps. Mataray namang say ng isa. Mas nakakahanga pa yung mga nasa 30s and 40s na maalaga pa rin sa katawan at physically fit. Most women would just let themselves go, mga dad bod. In fairness, yummy naman ang body ni Tom. May nagtanong naman ng babalik na ba siya sa showbiz? May sit-sit kaming nasagap na naghahanda na nga raw bumalik ng Pinas ang aktor dahil nanimiss nito ang showbiz. Pilipinas! Updated ka na ba? Anak, ipagtatanggol. Dennis, Marjorie, kay Julia, protektahan kita at never tatraydurin. Sa gitna ng pinagdaraanan namang kontrobersya ngayon ni Julia Barreto at ng amang si Dennis Padilla, to the rescue si Marjorie Barreto para magbigay ng moral support sa anak. Nagbigay ng madamdaming mensahe si Marjorie kay Julia at ibinahayag kung kaano niya kamahal ang anak. Dearest Jewel, I love you with the kind of love that you can trust, love that you can depend on, and the kind that will protect you and never betray you. Maybe you need to hear this today. I am so proud of you, Julie. I am so blessed to be able to call you my child. Bahagi ng mensahe ni Marjorie kay Julia. Pinaalalahanan din ni Marjorie ang anak na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat at matututo na lang na maging grateful sa mga dumarating na magagandang bagay. Here we go again, back in our family bubble, shutting off the noise outside, only choosing to be grateful for the good things that is in front of us. Remember, Jewel, God is all-knowing, ang payo ni Marjorie sa anak. Talk of the town na naman kasi ngayon ang mag-amang Julia at Dennis dahil sa pagsasagutan nila at nagsimula ng magpa-interview ang aktres kay Karen Davila at nagsalita tungkol sa kanyang ama. Pumalag si Dennis sa mga sinabi ni Julia at sinagot ito sa pamamagitan ng sunod-sunod na Instagram post na ngayon ay deleted na. Pilipinas! Updated ka na ba? Anak, di naman daw nagsasabi. Janice, walang alam na buntis si ina kay Jake. Sa isang interview, nilinaw ni Janice de Belen ang tungkol sa chismis na di umano ay buntis ang panganay niyang anak na si Ina de Belen na GF ng Kapuso actor na si Jake Vargas. Ilang taon na ring magkarelasyon ng dalawa, hindi aware si Janice na may ganitong chismis ang kanyang anak. Wala namang binabanggit si Ina tungkol dito. At dahil pareho nang nasa tamang edad sina Ina at Jake,
Ayaw ni Janice na pakialaman pang himasukan ang kanilang relasyon. Susuporta lang siya kapag kailangan nila ang kanyang advice at tulong. Ayaw ni Janice na maging judgmental sa kanyang anak pagdating sa mga personal nilang buhay. 30 years old na si Ina at pwede nang magpakasal at magkaroon ng sariling pamilya. Si Janice nga ay 19 years old nang mabuntis at nagkaroon ng anak. Ito ay si Luigi na love child nila ni Aga Mula. May tiwala si Janice kay Ina. Kung ano man daw ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay, hindi ito pagsisisihan ng kanyang anak. At bilang isang ina, hindi siya magiging hadlang sa kaligayahan ni Ina. Sa ngayon ay nakikita naman ni Janice na nag-e-enjoy si Ina sa kanyang showbiz career. Maraming salamat po sa pakikinig. Mag-subscribe na po sa aming YouTube channel, Pilipinas Updated. At i-click ninyo ang notification bell button para ma-update po kayo sa mga bago naming balita. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!